Panibagong araw na naman ang lumipas at itong huling araw namin dito sa Pangasinan. Mamayang gabi ay uuwi na kami sa Manila. Pero hindi pa dito natatapos ang lakad namin. Ngayong araw, di naman tubig ang dadayuhin namin, kundi sa lupa naman kami gagala. Pupunta kami sa lugar na kung tawagin ay Lugulog. Sa pagpunta doon, ay sumakay kami ng tricycle para mabilis ang lakad namin. Pwede mo rin naman lakarin papunta doon, pero abutin ka lang ng ilang oras bago makarating sa destinasyon. Dumaan muna kami sa kabilang baryo na tawag sa lugar ay Daya. Sa lugar na ito ay mga kamag-anak ko rin ang nakatira. Hindi nila inaasahan ang pagdating ko doon dahil sinurpresa ako sila. Nagkamustahan at nagkakwentuhan kami pagdating namin doon. Pinakain na kami bago kami umalis. Matapos ang pagbisita sa Daya, ay sinunod naman naming puntahan ay ang Lugulog. Pero dahil matarik ang daanan, ay nilakad muna namin ito para makapunta sa taas at makasakay ng tricycle. Nang makarating kami sa taas, ay bumiyahe ulit kami papunta na sa Lugulog. Marami kaming dinaanang bundok bago makarating sa aming pupuntahan. Sinadya namin ang uncle ng papa ko. Binisita rin namin sila pati ang lugar doon. Pinaunlakan naman kami nang kami ay dumating. Sa katunayan nga ay namitas pa sila ng mangga para ipasalubong namin pag uwi namin sa Manila. Sa kinatatayuan namin ay matatanong isang bundok na itim na kung saan doon pala ginagawa ang uling. Pinuntahan namin ito upang makita ng mas malapitan kung paano ginagawa ang uling. Itong nakikita yung parang bundok na to or something na to. Ito yung uling, dito ginagawa yung uling. Ito yung ginagawa natin pang ihaw, luto sa mga probinsya dito. Ginagawa mostly pag ginagawa sila ng uling. Pinakita sa amin ni Kuya Romel ang proseso ng paggawa ng uling. Pero boy pa rin yung ano daw, okay?
Nagpaalam na din kami pagkatapos ng ilang oras na pananatili kanila Lolo Romy. Mula sa bahay nila Lolo Romy ay nilakad na lang namin ito patungo sa isa pang kamag-anak namin. Bundok kasi ang pupunta namin kaya nilakad na lang namin ito. Sa bawat lugar na pinupunta namin, ay di talaga nakakasawa pagmasdan ang paligid. Puro berde ang nakikita mo at masarap sa mata pag tinitingnan. Pagmamasdan din sa paligid ang mataas na bundok na isa sa nagpapaganda sa Tanawin. Malayong malayo sa syudad na aming pinagtitirahan. Sa pag-akyat namin ng bundok ay pinuntahan naman namin ang pinsan ng aking ama na si Uncle Dindo. Sa pagdating namin doon, ay nagkatay ng manok. Dito na kami kumain ng aming panangalian.